Hola and welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Ira. So for today's video, I will be showing to you my workout, not so much routine. Kasi hindi ko siya araw-araw ginagawa. Kapag may time ko lang siya ginagawa, guys. So nung nagsimula ako is 59 kilograms ako and yung waistline ko is nag-range siya from 28 to 29. Pero ngayon, na-achieve ko yung 52 to 53 kilograms and yung waistline ko is naging 26, pagbusog 27 yan. So yung ina-achieve ko sa workout na to, guys, is pang abs. So yung susunod na workout natin is yung pang legs and yung pang braso. So yung makikita nyo lang sa workout na to is yung warm up and yung workout proper. So for my warm up, nag jump rope lang ako. Yung ginawa ko dito is 200 skips or 200 na talon dito sa jumping rope. So mostly talaga hindi ako nag jumping rope kasi bibigay lang sa akin ng jumping rope or ka-order ko lang ng jumping rope. So ang ginagawa ko noon is jogging lang or walk in place. Yun talaga yung pinaka warm up ko. And noon is nagte-treadmill lang ako. So, yung treadmill na yun, ipapakita ko sa next workout routine ko na i-release sa channel ko. So before we proceed, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na indoor workout po tayo ngayon. So nasa loob lang ako ng bahay and pagpasensyahan nyo na kung sobrang gulo ng background ko. Kasi andyan yung mga benta namin, andyan yung mga teddy bear, andyan lahat ng mga displays namin. And kailangan namin itabi para lang magkaroon kami ng space for workout. And kasama ko yung kapatid ko dito na nag-workout. So usually hati lang kami sa workout place namin. We are now on the workout proper, guys. So hindi lang halata pero may ginagaya akong workout video dyan. Yung video na yun is from Lily Sabri. Meron akong napiling dalawang workout from her videos na i-share ko sa inyo na ginagawa ko. Actually, guys, nung nagsisimula ko is trinay ko yung kay Chloe Ting and kay Emma Wong. Of course, familiar kayo kay Chloe Ting. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is sobrang hirap ng mga workouts niya and alam mo yun, yung parang isang video pa lang, deads ka na, hindi mo na kaya. So, hindi ka na magpapatuloy. So, ginawa ko is naging practical na lang ako. Yung kahit sobrang dali or medyo madali yung videos, pero marami kang magagawa, kaya mas makakapagpawis ka. So, napili ko yung kay Lily Sabri. And napansin ko rin na sobrang ganda ng figure niya. So, i-check nyo na lang yung Instagram niya or yung YouTube channel niya and mag-follow and subscribe na kayo sa kanya. Kasi sobrang ganda ng mga pinapakita niya. Yung mga workout videos niya is hindi ganun kahirap. Meron yung mga hard doon. Pero mas inaano ko sa inyo, mas ina-advise ko na piliin nyo yung medyo madadali. Para naman mas marami kayong magawa at mas makapagpawis kayo and mas mag-e-enjoy kayo kapag hindi mahirap yung workout video. So i-share ko na lang din sa inyo yung kay Emma Wong. Yung kay Emma Wong is magaganda yung videos niya lalo na yung sa mga 20 to 30 minutes videos niya. Madadali lang siya and mag-e-enjoy ka talaga kapag tuloy-tuloy mo yung ginagawa. Actually nakapag-try ako ng videos niya and nagawa ko siya for 2 weeks. So sa 2 weeks na yun, napansin ko naman yung changes na medyo gumanda or mas gumaan yung katawan ko. And madali lang siya, guys, kaya pwede nyo siyang ituloy-tuloy. So yung workout video na to, guys, is good for 10 minutes lang siya and yung next video is for 5 minutes. So sa 10 minutes na to, meron siyang 10 seconds na rest per exercise. So
Swear guys, sobrang enjoy mag-workout talaga. So kapag nasimulan mo yung pag-workout mo, dapat ituloy-tuloy mo siya kasi meron tayong parang myth or meron tayong sinasabi na kapag nasimulan mo mag-workout tapos kapag in-stop mo siya, medyo lolobo ka talaga. Pero depende yan sa pag-aalaga mo sa katawan. Kahit hindi naman tuloy-tuloy yung workout mo, kung meron ka talagang time na mag-workout, i-push mo na talaga na isingit yung pag-workout doon. Oo, mahirap, masakit, may pain ka talagang makukuha. Sabi nga nila, no pain, no gain. So, yung pain na yon talagang maging motivation mo na lang siya para ma-achieve mo yung goals mo or ma-achieve mo yung mga gusto mo talaga. So, lalo na ngayon guys, kailangan natin alagaan yung katawan natin, alagaan natin yung sarili natin. So, by means of exercise or workout, pwede nyo nang maalagaan yung sarili nyo doon and ma-maintain nyo lang yung figure na gusto ninyo. So, wala akong diet routine, wala akong masyadong pakialam sa kinakain ko. So, normal pa rin yung pagkain ko, guys. So, yung workout ko lang talaga yung dinedependehan nung katawan ko. So, isa lang siguro sa nagbago sa akin is yung tuwing morning. Tuwing umaga, guys, hindi na ako nagre-rice. Okay na sa akin yung sandwich lang. Yung nagpalaman lang ako ng peanut butter or may palaman lang ako na mayonnaise or nakapalaman lang ako ng egg. Yung egg ko is wala na siyang mayonnaise, ketchup or what. As in egg lang yung nakalagay sa tinapay. So yun lang siguro yung nabago sa akin, talagang yung morning lang. So sa tanghali at sa gabi, ganun pa rin, nagre-rice ako. Minsan sa gabi hindi ako nagre-rice, lalo na kapag napamerienda ako ng sobra sa tanghali. Kapag may merienda, ganun, ng 3 o'clock. So, ginagawa ko is hindi na ako nagre-rise sa gabi. Slowly lang guys, hindi siya biglaan. Huwag niyong biglain yung sarili ninyo kasi baka tamaan naman kayo ng sakit nun. So, paunti-unti lang tayo, huwag yung biglaan. Huwag ka nang mag-rise garon. So, ang gawin ninyo, ang ginawa ko kasi guys is yung parang paunti-unti muna hanggang sa napapansin ko na ayoko na ng rice. Ayoko na ng masyadong maraming kanin, tapos napapansin ko na yung pagsandok ko is ano na lang siya, isang sandok lang, okay na ako dun. Mapapansin ko na busog na ako, and samahan nyo lang din ng tubig talaga. So before kayo kumain, magwater kayo, and after kumain is magwater ulit para mapansin nyo na busog na kayo. Pero wag nyo din biglain na todo or sobrang tubig kasi baka mabloated naman kayo. Also, dagdag ko lang guys na hindi na ako nagsisoft drinks. Hindi rin ako nagjuice or any flavored drinks. Tubig lang, tsaka syempre yung essential sa akin is Yakult for my paglabas, ganun. Alam nyo na yan. Yun lang talaga essentials or yun yung iniinom ko talaga. Tubig tsaka Yakult lang. Okay na ako. Hindi talaga ako nagsisoft drinks or any flavored drinks. Also, yung pag-chichichiria or junk foods, hindi na rin. As in, binawas ko na, as in, nawala na siya sa mga food intake ko or wala na siya sa mga kinakain ko. Talagang dire-diretso na akong tinapay na lang. Bread, kung pwede, wheat bread. Pero medyo nakakasawa kasi yung wheat bread. So, ang ginagawa ko is ano lang talaga, yung bread lang na usual, which is yung gardenia yung favorite namin, or gardenia lang talaga yung ginagamit namin dito. And sa mga tinapay is yung walang flavor or walang masyadong palaman. Minsan nagkukukis pero hindi siya gaano. So, ito na yung last video, guys. Ito na yung 5-minute video from Lily Sabri ulit. So, hindi ka talaga mamoblem or hindi ka mag-aalangan sa 5 minutes kasi kahit 5 minutes lang yan, sobrang worth it niya na. Kahit yan nga lang gawin mo sa workout mo, tapos gawin mo lang siya ng 2 beses, okay na yan. Minsan, ginagawa ko to 2 beses or 3 beses hanggat kaya ko pa. Kasi sobrang ganda ng workout na to and sobrang nakaka-tone siya sa chan. Hindi naman ako nagpapa-abs, guys, pero gusto ko lang maging flat yung chan ko. Yung video na to ni Lily Sabri is for get 11 line abs in 5 workouts.
So sa 5 workouts na yon, 5 minutes lang siya. Ang pagkakaalam ko, wala na tong rest, pero 50 seconds ang allotted time for each exercise, which is yung sa 50 seconds na yun, is in-explain niya rin kung anong gagawin mo. Pero kapag tuloy-tuloy mo na siyang ginagawa, nakakabisado mo talaga yung ginagawa mo. Kaya tuloy-tuloy mo na siyang magagawa and hindi mo mapapansin na yung 50 minutes na yon is parang kulang pa sa'yo. So, mapapa 1 minute ka, ganon, mapapa-stop ka para ituloy mo pa ulit yung workout na yon kasi kulang na kulang yung 50 seconds. So guys, kung hindi kayo familiar dun sa 11 line abs, i-search nyo siya and hindi siya totally abs, kundi parang figure siya ng katawan na may 11 dun sa chan ninyo, pero hindi siya totally abs. Para sa akin, parang figure lang siya. So yun yung ina-achieve ko guys, hindi ako nagpapa-abs, ang ina-achieve ko lang is yung figure talaga. Marami itong 11 line abs na to, pero itong pangatlo, yun lang talaga yung gustong-gusto ko. Actually, limang workout yon. So, sa limang workout na yun, pwede ka lang mamili or pwede mong gawin silang lahat. In a total of 25 minutes na siya na nag-workout ka. Pero, yung iba talaga kasi is parang basic lang na ginagawa ng sa workout. So, ang ginawa ko is namili lang ako ng isa and hinalo ko siya dun sa hourglass shape workout, which is for ano siya, figure din ulit. So ginawa ko is dalawang figure workout para mag-match sila and yun talaga yung ginagawa ko for my workout. So, part of my workout, guys, is yung pag-hula hoop. So, depende sa kasipagan, guys. Minsan, yung pag-hula hoop ko, binibilangan ko siya ng 1,000 na ikot sa bewang ko. Pero kapag tinatamad ako, 5 minutes lang. Yung katumbas ng 1,000, trinay ko siyang timeran, is nasa range siya ng 10 to 15 minutes. Parang nasa 12 minutes or 13 minutes yata siya. So, ginawa ko is 5 minutes lang siya kasi okay naman na yung 5 minutes sa akin. Pero noon talaga strictly 1,000. Minsan nga sumasobro pa ako sa 1,000 kasi baka mali yung bilang ko, parang ganun. So yun, sinasobrahan ko siya ng 100 or 200 pa na ikot. So ayun, ngayon medyo tinatamad na si ate girl kaya 5 minutes is enough na sa akin. Pero minsan ginagawa ko siya before ako mag-start ng workout proper. Pagkatapos ko mag-jump rope or mag-treadmill, nag-hula hoop ako ng 5 minutes. And after ko mag-workout is mag-hula hoop ako ng 5 minutes ulit. So, yung hula hoop na gamit ko guys dito is hindi lang siya yung ordinary na hula hoop. Hindi ko alam kung anong formula or ano tong hula hoop na to kasi may kakaiba siyang massage power. Parang meron siyang mga curves na umuumbok sa chan mo. Nasa una, sobrang sakit. Nung una ko siyang ginamit parang ano pa lang ay 50 na hoops pa lang or 50 na ikot pa lang sa chan mo. Para kang kinakabag ganun. Ang sakit niya sobra sa chan. So ayun, ginagawa ko is patigil-tigil ako noon. Pero ngayon nasanay na ako and tuloy-tuloy na siya. Nakakaya ko ng 1,000, nakakaya ko ng 15 minutes, nakakaya ko 10 minutes, kahit ano pa yan. Kahit anong oras, kayang-kaya ko na siya. So yun, kailangan nyo lang sanayin. So kung may mahanap kayong ganitong hula hoop, as in worth it, bilhin nyo na kasi sobrang ganda yan sa katawan. Isang benefit nito guys is yung pang body figure and yung pagtanggal ng fat sa chan. So that's it for today's video guys. Thank you so much for watching my workout. Hindi masyadong routine. Pero thank you so much for watching guys. See you on my next video. Marami pa tayong i-release na workout videos kasi medyo nag-enjoy akong i-share sa inyo yung mga workout na ginagawa ko. And marami ding nagre-request talaga sa inyo kung ano nga ba talaga yung mga secrets ko in maintaining my body and sa mga workouts ko. So thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye! Yeah,